Umani ng iba't ibang reaksyon at opinyon mula sa publiko ang naging post ng isang 17 taong gulang na transwoman at grade 12 student ng Leyte National High School sa Tacloban City. Sa mahabang post kasi ni Ceci Maravillo, pinasalamatan niya ang nasabing paaralan dahil pinapayagan ang mga tulad niyang bahagi ng LGBTQ community na makapili kung anong damit ang masusuot base sa kanilang gender identity. Ayon sa kanya, mula elementarya hanggang junior high school, napilitan siyang magsuot ng panalaking uniforme na nagpapahirap sa kanyang kalooban kahit alam na ng iba ang kanyang tunay na pagkatao. Nagpapakita raw kasi ito na hindi pa rin sila tanggap sa lugar na kanilang ginagalawan, kaya't ang pagpayag ng kanyang paaralan ang isa umano sa mga hakbang tungo sa tuluyang pagtanggap ng publiko sa mga kagaya niyang transwoman. Umaasa naman siyang papayagan na rin ng ibang mga eskwelahan ang kanilang mga estudyante na magsuot ng gender-preferred uniforms. Sa kabilang banda, isa sa mga bukal na tumututol sa hangarin ni Ceci Maravillo ay ang kilusan ng konserbatibong panlipunan sa Pilipinas sa pahayag ng Philippine Social Conservative Movement. Bagamat ang intensyon ay mabuti at ang hangarin ay tila walang kasalanan, gayunpaman ang mga epekto umano nito ay higit na makakasira sa hinaharap. Tila nagbukas umano ng isang Pandora's box na magdudulot ng kalituhan sa sibilisasyon ng tao. Bilang social conservatives umano, ang grupo ay naniniwala na ang kalayaan ay hindi ganap at palaging may mga limitasyon sa mga naturang karapatan upang mapanatili ang kaayusan sa sibilisasyon ng tao. Ginagalang ang kagustuhan na ipahayag ang sarili bilang isang babae. Gayunpaman, hindi sang-ayon sa mga aksyon ang grupo, lalo na ang magiging pangmatagalang epekto nito sa lipunan. Lahat umano ng aksyon ay may kahihinatnan at ang ilang mga patakaran ay hindi maaaring labagin dahil ito ay hahantong sa paggalito, pagkabigo sa tinatawag na femininity at masculinity, delusional na karapatan, tribalismo sa pamamagitan ng politika ng pagkakakilanlan at ang perversyon na kahulugan mismo. Ito si Joe Felcandado ng Brigada News Philippines, the Music and News Authority.